Magpalang araw sa inyo lahat. This is me again, ang inyong Ate Mai, and welcome back dito sa aking channel. So in my today's video, mag-share na naman ako sa inyo ng panibagong pampaswerte. Ang pampaswerte na ituturo ko po sa inyo ay mainam na gawin ngayong nalalapit na full moon. Ngunit bago po ako magpatuloy dito sa aking ibabahaging panibagong kaalaman sa inyong lahat, ay gusto ko muna magpasalamat sa lahat ng mga taong patuloy na nanonood ng aking mga video. Kung kayo po ay bago dito sa aking channel, huwag niyo pong kalilimutan na pindutin ang subscribe button, ganun din ang bell button para lagi kayong updated sa lahat ng mga bagong upload ko. At palagi po nating tatandaan ang lahat ng mga ritual pampaswerte o anumang kaalaman na itinuturo ko sa inyo ay magsisilbing gabay po sa ating pang-araw-araw na buhay. Upang maging epektibo ito para sa iyo, unang-una, kailangan may 100% ka ng paniniwala, at kapag ginawa mo itong pampaswerte na ito, syempre isa puso po natin yung paggawa para mas maganda ang epekto nito sa iyo. Ano po ba ang mga kakailanganin natin dito sa pampaswerte na ito? Napaka-simple lang po ng ating mga kakailanganin, at for sure na meron kayo niyan diyan sa inyong tahanan. Unang-una, maghahanda po kayo ng isang garapon. Ayan, nakikita niyo naman, ayan, may inihanda po ako dito isang garapon. And paalala po sa lahat, kung gagamit po kayo ng garapon, mas mainam po na i-cleanse po muna natin to. So paano po ba ang pag-cleanse ng garapon? Unang-una, lalagyan nyo po ng tubig at lagyan nyo po ng asin at inyo lang pong kalug-kalugin ng ganito, ayan. And then, itapon nyo po yung tubig. Ito po yung pamamaraan po ng pag-cleanse po ng mga garapon na ginagamit natin sa pampaswerte. At ang pangalawang kakailanganin po natin is tubig. So, mas mainam po dito sa pampaswerte na ituturo ko sa inyo, gamitin nyo po ang tubig ulan. Alam naman natin na ang tubig ulan ay ginagamit din natin pampaswerte, di po ba? So, yan po ay mainam natin gamitin. Ngunit kung diyan po sa mga lugar na yun ay hindi po umuulan, pwede naman pong gamitin ang malinaw or malinis na tubig. At syempre, ang susunod po na ating kakailanganin ay asin. Bakit po tayo gagamit ng asin? Dahil alam naman natin ang asin ay ginagamit natin bilang proteksyon. So, upang maging epektibo po ang ating mga pampaswerte, mainam na lagyan po natin ito ng asin para maproteksyonan po ito at patuloy na magdulot ito sa atin ng swerte. At ang pangalawa din po na kakailanganin natin, isang piraso lang po ng bawang. Hindi nyo po ito babalatan. Hayaan nyo po na ganito. At alam din natin na ang bawang po ay ginagamit din natin, hindi lang din po pampaswerte, kundi protection na rin po. At ang susunod na kakailanganin po natin ay ang buong paminta. Ayan, may inihanda po ako ditong buong paminta. Nakikita nyo naman. So, this time, mangangailangan po tayo ng 7 piraso lang po. 7 butil ng buong paminta. Ayan, napakainam po ng buong paminta. Gamitin bilang pampaswerte din po. So, kakailanganin po natin ay 7 piraso po ng paminta. At ang kahuli-hulihan at hindi mawawala sa ating pampaswerte na ito, syempre, ang legit na dahon ng laurel. Ayan, nakikita nyo naman ang aking dahon ng laurel. So, this time po, mangangailangan po tayo ng 3 piraso ng dahon ng laurel. But, kung meron po kayong durog na dahon ng laurel diyan sa inyong tahanan, pwedeng-pwede nyo rin po iyang gamitin. Maglalagay lang po tayo ng tamang amount po ng durog na dahon ng laurel. Isasama po natin dito sa ating pampaswerte na gagawin. So, iyan lang po ang mga simpleng kakailanganin natin dito sa pampaswerte na ito. At ngayon naman ituturo ko sa inyo ang pamamaraan kung paano ba natin gagawin ang pampaswerte ito. Siyempre, bago tayo mag-umpisa, kailangan naman i-ready muna natin ang ating mga sarili. Alisin muna natin yung mga isipin natin, mga problema natin. Kung kayo ay may mga nararamdaman na sama ng loob or mga inggit or kung anumang sakit yan na nararamdaman nyo, alisin muna natin yan, iwagsi muna natin yan upang mas ma-attract natin ang positive energy. Lalo na kung gagawin natin ito sa full moon, syempre, alam naman natin na ang sinag ng full moon ay napakalakas po ng enerhiya. So, kailangan i-ready natin yung ating sarili. At kasabay po ng paggagawa natin ng mga pampaswerte ito, kailangan huwag din po natin kalilimutan na magdasal. Syempre, para may guidance po tayo. Ano po? Bago po kayo mag-umpisa, pwede po kayong
Magdasal muna bago nyo gawin ang pamamaraan na ito. Ngayon, ang gagawin po natin is, yung tubig po na sinasabi ko po sa inyo, it's either tubig ulan or yung normal water po, ilalagay po natin dito sa garapon. Ayan. Ang amount po ng tubig na ilalagay nyo po dito, mga ganitong amount lang po, mga kalahati po ng inyong paglalagay na garapon. And then, ang susunod po natin ilalagay, syempre, protection muna ang ilalagay natin para mas maganda. Maglalagay po tayo ng 1 pinch lang po, isang kurot lang po ng asin dito sa loob ng garapon na may tubig. So, mas mainam na habang ginagawa natin to, nilalagay natin ang asin, hilingin natin na maproteksyonan tayo nito upang mas maka-attract tayo ng mga positive energy at maging epektibo itong pampaswerte na inyong gagawin. At pagkatapos nyo pong ilagay ang asin, ang isusunod naman po natin ay ang bawang. Ayan. Basta nyo lang pong ilagay ang ganyan, ayan, at iyan ay magiging protection nyo po dito sa pampaswerte na inyong gagawin. Ngayon naman po ay kukuha tayo ng 7 butil ng buong paminta, ayan. Nakikita nyo naman dito sa aking palad, meron akong inilagay na 7 butil po ng paminta, ayan. Mas mainam po na habang ilalagay natin to isa-isa, syempre ganun din hihiling tayo na kung ano man yung mga kahilingin nyo sa buhay nyo. Kung iyan man ay pera, kung iyan man ay sa karir nyo, o kung iyan man ay sa business nyo, hilingin nyo po iyan, wala pong problema. Unlimited po ang ating mga kahilingan. Huwag po tayong magtitipid sa paghiling. Dahil anytime, isa man dyan sa mga hinihilingin yan ay pwedeng ipagkaloob po sa inyo. So, ilalagay po natin ang 7 butil ng buong paminta isa-isa habang tayo ay hihiling sa ating mga kahilingan. Ayan. Kung kayo ay may mga problema sa pamilya, pwede nyo pong hilingin yon. Problema sa mga anak nyo, pwede nyo pong hilingin yon. Hindi naman po necessary na pera lang ang ating hihilingin kapag gumagawa tayo ng pampaswerte. Pwede din po yun sa pamilya natin, para sa asawa nyo, para sa anak nyo. Kung kayo may mga problema, pwede nyo rin pong hilingin yan. So, isa-isa po natin ilalagay yan. And pagkatapos po nyong ilagay ang buong paminta, ang isusunod naman po natin, ang pinakamaswerteng dahon ng laurel. So, kung kayo po ay may 3 piraso ng dahon ng laurel, ilalagay lang po natin yan ng patindig. Ayan. Paalala po, kapag po tayo ay naglalagay ng mga pampaswerte na katulad nito, syempre, kailangan isa-isa po. Huwag po yung bultuhan yung ilalagay na halos-halo-halo na yung lahat. Kailangan isa-isa at pakiramdaman nyo talaga, no? Yung humiling po talaga kayo. Kasi iyan yung pinaka-importante sa paggagawa po ng pampaswerte. The reason why kaya tayo gumagawa ng pampaswerte is because humihiling po tayo, syempre, na ipagkaloob sa inyo yung mga kahilingan nyo pong iyan. Kita nyo naman, ilalagay ko po ang 3 piraso po ng dahon ng laurel. So, sinasabi ko po rin sa inyo, kung kayo po ay may durog na dahon ng laurel, pwede nyo pong gamitin yan. Basta, sprinkle nyo lang po dito sa loob po ng garapon. Ito lang po yung napakasimple na pampaswerte na gusto kong ibahagi sa inyo ngayong araw na ito. Ngunit, kung magagawa nyo po ito ng maayos, maniwala po kayo, ito po ay magdudulot ng magandang epekto sa inyo. At syempre, ang gagawin nyo po, pagkatapos nyo pong ilagay lahat ng mga nabanggit kong sangkap, ay tatakpan po natin ito. Ayan, kita nyo naman po ano po. Kung hindi po umuulan diyan sa inyong lugar, pwede nyo pong ilabas ito kahit man lang isang oras o 2 oras para masinagan siya ng sinang ng buwan. Ngunit kung iyan po ay umuulan, pwede naman pong ilagay nyo lang po sa likod ng inyong pintuan o kaya naman ay kung meron po kayong altar, pwede nyo pong ilagay iyan diyan. So ito po ay hahayaan nyo pong magdamag dyan sa inyong loob ng bahay. And then sa kinabukasan po, pwede nyo na po itong itapon. At saan nyo po ito itatapon? Ito po ay itatapon nyo diyan sa inyong harapan. Kung may lupa po kayo dyan, mas mainam din po kasi may inilagay po tayo ditong bawang. It is possible na pwede itong tumubo kung sakasakali. Halimbawa lang, kung ito po ay itinapon nyo itong bawang nito, dito po ay tumubo. Naku po, ito po ay isang good sign na talaga namang kayo ay dudulutan po ng swerte.
So, iyan po ang gagawin nyo ngayong darating na full moon. Pwede nyo po itong gawin sa umaga, dahil alam naman natin kapag ginagawa natin ng pampaswerte sa umaga, ay talaga napaka-epektibo po ito. Umaaga pa lang, nakaka-attract na tayo ng mga positive energy. Pwede naman gawin nyo ito sa gabi. So, wala pong pinipiling oras sa paggawa nito. Basta anytime na free po kayo diyan sa inyong bahay, pwedeng-pwede nyo po itong gawin. So, I hope naman makatulong po itong simpleng papaswerte na itinuro ko sa inyo ngayong araw na ito at kung gagawin nyo po dyan sa inyong bahay, good luck po sa inyong lahat. Hari naway makapagdulot ito sa iyo ng magandang epekto, magandang resulta. Naman magkita-kita po tayo muli hanggang sa mga susunod kong video. Kung nagustuhan nyo po ang aking video ngayong araw na ito, please don't forget to give me a like and mag-iingat po ang lahat. God bless everyone. Bye-bye po!